Nagulat nga ang Denver Nuggets sa galing ni Coach Eric Spoelstra. Pero bago yan ay quick balita muna nga tayo patungkol dito sa team ng Lakers dahil sinabi nga ni Jovan Bua ng The Athletic ay the Lakers maintained on Monday na hindi nga daw sila interesado in adding Kyrie Irving sa kanilang team ngayong summer. Yan mga idol ay matapos nga na lumabas ang balita na inaaya neto ni Kyrie Irving nire-recruit ni Kyrie itong si LeBron James papunta nga sa team ng Dallas Mavericks. So mukha nga talagang paninindigan ni Rob Pelinka ang kanyang sinabi nung sa exit interview niya matapos na matalo ang Lakers na ibabalik nga daw nila ang kanilang core players. Yun mga idol, sila Austin Reeves, sila Rui, pati na rin si D'Angelo Russell. And well mga idol, I think nadala na rin itong si Rob Pelinka nung kinuha niya si Russell Westbrook at nagkaroon niya ng 3 stars ang team ng Los Angeles Lakers, kaso wala namang depth mga idol, hindi nga magagaling ang mga role players. So ngayon nga mga idol, mukhang babalik sa traditional team itong si Rob Pelinka. Mukhang ayaw niya na nga ng rutang papuntang super team na pagdadagdag dito kay Kyrie, kay LeBron, pati na rin kay AD. Dahil kung mangyari yun mga idol, ang Lakers ay mauubusan na nga ng pang-sign ng magagaling na role players at mauuwi na naman sa mga minimum players na hindi naman ganun kagalingan. At nakita na rin naman natin in the past few years mga idol na talagang hindi na gumagana ang super team dahil ang kanilang number one na kalaban ay injury. For example, sa Brooklyn, si Kyrie, Harden, and KD. And then sa Phoenix, itong si KD, si Booker, pati na rin si CP3 at Ayton. Isang injury lang ng star player ay talaga namang kikitil sa buong team. Kaya naman, I think mga idol, this is a great move para kay Rob Pelinka na piliin na magkaroon ng mga solidong role players behind LeBron James and Anthony Davis instead na mag-add pa sila ng another star. Pero kung kayo mga idol ang tatanungin, ano sa tingin nyo ang magandang move para sa Lakers? Ibalik ba ang kanilang mga players from last season or kunin niya itong si Kyrie Irving? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At ngayon mga idol, ipag-usapan na nga natin ang pagkagulat ng team ng Denver Nuggets patungkol nga dito sa team ng Miami Heat. Dahil sa isang report niyang ito ay sinabi ng opisyal ng mga Denver Nuggets na ang Miami Heat nga daw ang best coach team na kanilang nakaharap this season. And of course, yan mga idol, sa pangunguna nga ng walang iba kung hindi ang film coach na si Coach Eric Spoelstra. Well, kung titingnan natin ang kanyang resume ay masasabi natin na siyang one of the best coaches ngayon in the NBA. Tapos samahan pa ng kanyang mga tactics, samahan pa ng kanyang kakaiba na coaching style mga idol na paiba-iba nga. Marami siyang in-game adjustments ay talaga namang sasakit ng ulo ng team ng Denver Nuggets at nagresulta na nga ito ng pagsasabi nila na ang Miami Heat ang best coach team na kanilang nakaharap. Kitang-kita natin yan sa game 2 mga idol kung paano ang naging adjustments neto ni Coach Eric Spoelstra na talaga namang nagpalito dito kay Coach Mike Malone. And well mga idol, siguro dahil na rin yan sa experience ni Coach Spo. 15 years na kasi siyang coach ng Miami Heat and of course marami na rin natutunan yan in the last 15 years. At sa huli nga rin 15 taon niya na pagiging coach netong Miami ay 6 na beses na nga siyang pumunta sa NBA Finals. At kung pag-uusapan nga lang din natin ang experience ay sobra-sobra na ang meron na ganyan si Coach Spo. Kaya naman mga idol, ang team ng Denver Nuggets ay hindi na rin napigilan ang kanilang sarili na sabihin na ang Miami Heat sa pangunahan ni Coach Eric Spoelstra ang best coach team na kanilang nakaharap in the NBA.